Tuwing tag-ulan lang natitikman ang mga talangka. At dahil madaling mapanis ang mga lutuing may sangkap nito, naisipang iburo ng mga Kapampangan ang mga talangka para mas matagal na ma-enjoy ang sarap nito. Sunod naman nating titikman ang simple pero ipinagmamalaki nilang putahe, binurong talangka. Ituturo sa atin ni Nanay Emmy kung paano gawin ang binurong talangka. Isa sa mga paraan ng pagpe-preserve ng pagkain ng ating mga ninuno ay yung pagbuburo. At dito sa Pampanga, nako, eksperto yung mga Kapampangan sa paggawa ng buro. Kasama ko dito si Ma'am Emmy. Ang ituturo niya sa atin ay pagbuburo ng talangka. Oo. Karaniwan yung buro, burong isda, burong hipon, natikman ko na yung mga ganyan. Pero ito, burong talangka. First time ko itong matitikman. So ano po ang gagawin natin? Meron po tayo ditong mga buhay na talangka. Talagang kailangan buhay. Opo. Kailangan po bago iburo, buhay talaga. Talagang buhay talaga siya. Kasi kung hindi siya buhay, madaling masira. Tapos may specific na uril. Aray! Diyos ko Lord! Ayaw niya ata magpaburo ng talangka na kailangan... Puro babae lang po. Puro babae lang ang dapat iburo. Opo. Kasi yung babae yun yung maraming aligi. Opo. Alam naman natin na kapag ang babae ay ito lalaki. Alright. Yan. Ito yung makikita nyo naman yung difference na katulad din sa alimango at sa alimasag, pag babae para siyang dome shape. Okay? Pag lalaki, ayun, parang pahaba yung nandun sa kanyang ilalim. Huhugasan muna ang mga talangka. Pagkatapos, lalagyan ito ng asin. Bakit po lalagyan ng asin? Para po ma-preserve yung talangka, hindi siya masisira. Tapos hihintayin natin na maglaway siya. Mas maraming laway na nilalabas ang isang talangka, mas maganda. Natatanggal daw kasi nito ang lansa. Okay. So, makikita ninyo itong talangkang to, parang naglalabas siya ng bubbles. So, kapag ganyan na, pwede na yan. Pwede na pong banlawan. Banlawan. Pag nahugasan pong mabuti, kailangan i-drain yung excess na water dito sa talangka. Pagkatapos hugasan, lalagyan muli ito ng maraming asin. Haluin lang po natin mabuti para ma-absorb lahat ng asin ng talangka. Tapos, tatapan. Tapos, tatapan po. Okay. After overnight, pwede na siyang kainin. Pero mas masarap pero daw kapag mas matagal. Oo, one week. Maglalast for one week. Noong pag-i-ref mo, madam. Oo. I-ref mo. Maglalast ng one week. Okay, okay. Pero pag hindi ni-ref, mga 2 to 3 days. 2 to 3 days lang. Ito yung talangkang binuro na ng isang araw, overnight. Nung una natin siyang binuro, black pa yung color. Ngayon, medyo may pagka-orange na siya. Paano po ba ito kinakain, ma'am? Ilalagay sa mainit na kanin. Yung kaya niyong isubo, doon yung ipatong nung aligi ng talangka. Ah, yung aligi. Ganito po yung pagtiga. Ganyan. Masarap po. Masarap na, ma'am. Parang... Yung katulad ng kumain ka ng taba ng talangka na orange, parang ganun din. Or pwedeng gawin din na isasaw-saw siya. Opo. Tapos ilagay mo siya sa kanin. Kumuha ng konting suka. Tapos pipigain ulit. Wow! Ito pala yung paraan ng mga taga-Sasmuan para ma-preserve yung talangka. Alright.